Mga kababayan, ito ho bang ganitong klaseng pagbo-broadcast ay tama ho ba ito? Talaga namang si Marcos ba yan? Mayaman challenge. Oh, ganun ang style niya. Anong masama sa style ko, Mr. Arnold Clavio? May masama sa style ko? Mr. Clavio, kahit minsan hindi ako nang hingi ng donasyon, baka ikaw. Ha? Oh, eto, panoorin mo tong video clip ko. Sana sagutin mo. Alam mo kung bakit? Araw-arawin kita. Sinimulan mo ko. Oh, ngayon, taong bayan ang galit sa'yo. Puro ka-fake news ang kasi ang nalalaman mo. Ha? Oh, magsama-sama kayo dyan. Puro kayo fake news eh. Oh, sige, tingnan natin. Ha? Hindi ko hinihingi mag-public apology ka. Bibirahin kita araw-araw. Hihintayin ko sagot mo dito sa aking ginagawa. Dito sa aking video clip, gusto ko sumagot ka. Ha? Kasi araw-arawin kita para malaman ng taong bayan kung gano'ng ka-fake news ang lumalabas sa bunganga mo. Mga kababayan, kung uulit-ulitin ko yung kanyang mga video, yung nilabas niya sa aking video clip, eh pambihira ko, napakasama eh. Tumulong ka na, putay na. Putrag yata naman talaga. Oh, buhay to. Tumulong ka na. Ayan pa, igaganti sa'yo nito. Bagay nabubuhay ito sa mga fake news. Yun ang ikinabubuhay nitong si Arnold, the fake news Clavio. Di ba? Style mo rin yan, di ba? Interpol! Pakimbestigahan nyo nga ito. Ha? Ayan. Bagay, panoorin mo. Ungas din to eh. Kus ba yan? Iniimbestigahan nyo na? Sir, may mga ano lang. May mga iniimbestigahan kami. Kasi ganun, ganun yung style niya eh. Challenge, mayaman challenge, di ba? May mga iniimbestigahan kami, sir. Okay. Mabigat ang parusa, no? Na. Sir, kayo na po magbagyat kung anong kaparusahan para... Ayan, oo. Matakot naman itong mga to. Babala na rin, ano? Yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Tapos, isa-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Yung social media, buong mundo to eh. So paano po kunyari, galing abroad yung author? Di ba may mga Pilipino po abroad eh? Opo. Galing Opo. Abroad, Pinoy, syempre matatanggap mo yung conference mo siya. Facebook, paano yun? Sakop pa ba siya nung batas o hindi naman? Yes sir, may jurisdiction meron kasi tayo dun sir. Regardless kung nasaan yung location ng tao. For as long as either yung complainant or yung subject nandito sa Pilipinas, sir. Alam nyo, kailangan talaga kayo dahil ang daming oras po ng mga taong matataba ang utak. Mm. Para, di ba? Ang daming oras pero nila. Pero alam eh. mo, ang Pangulo na mismo ang nagsabi yes. na kung sa mga tao na mga hindi masaya kung yung sa... nakukulangan sa response ng pamahalaan dito sa COVID-19. You are free to criticize. Pangulo na po ang mismong nagsabi noon, sir? Yes, ma'am. Tama yun, ma'am. Kasi yung di ba, ma'am, dalawa pwede. Pagka mag-criticize ka, baka may katotohanan eh. Baka maging whistleblower ka pa. Or makakontribute ka sa improvement, ma'am. Kaya nga, ma'am, sumusunod lang kami dun sa elements ng Article 154 sa kayong Bayanihan Act. Kailangan. Tama man si Sir Egan eh, ang daming malilikot ang utak ngayon, ma'am. Kasi yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am eh. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Tapos, isa-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Si Marcos ba yan? Iniimbisigahan nyo na? Sir, may mga ano lang. May mga iniimbestigahan kami. Kasi ganun, ganun yung style niya eh. Oh, challenge, mayaman challenge, di ba? May mga iniimbestigahan kami, sir. Okay. Mabigat ang parusa, no? Na. Sir, kayo na po magbagyat kung anong kaparusahan para... Ayan, oo. Matakot naman itong mga to. Babala na rin, ano? Ma'am, sa Article 154 kasi, na revised penal code, ang penalty niya lang, ma'am, is 1 month to 6 months or 200 to 1,000 na fine. Pero ang... considering na ginamit mo yung social media, ma'am, in relation yan dun sa Cyber Crime Prevention Act. At yan, 1 degree higher. Ang penalty nun, ma'am, is 6 years, 1 day to 12 years.
pagka Article 154 in relation to 10175. Eh, so, sa bayanihan akma, medyo mas mababa na. Sa RPC, sa Revised Penal Code, walang parang aggravating circumstance kapag kunwari, kamukha ngayon, di ba, national health emergency, tapos saka ka pa nag, walang parang aggravating circumstance na ganun. Ma'am, sa appreciation na ng court yun, pero yung ini-impose lang sa Article 154, yung 1 month to 6 months, 200 to 1,000. Pero na, yung public kasi, ma'am, hindi nila nare-realize kung gaano kataas yung penalty pagka in relation to the Cyber Crime Prevention Act kasi ginamit mo yung social media. Mm-mm. Under Section 6 kasi ng article ng cyber crime, ma'am. Pwedeng 1 degree higher yung penalty mo. Ang six, lumalabas nga, 6 years, 1 day to 12 years. Sa bayanihan, act, mabigat. Medyo mas mababa, ma'am. 10,000. Pero 10,000 to 1 million ang multa. Opo. Uh-huh. 2 months of imprisonment. Or both. So, ibig sabihin, yes, ma'am. Maaring minultahan ka na, kinulong ka pa. Ibig sabihin, hindi lang PUIP, PUM, ang binabantay natin, pati itong mga KSP. Mm. Nagpapapan silang iba dyan eh. Ay, Victor, eto, bago kami magtapos eh, baka fan mo ito, nagtatanong lang kung taga Sorsogon City ka ba? Sir, taga dito lang ako, sir. Ah, dito ka lang. Pero may mga kaibigan ako dun, sir. Mukhang may kapangalan ka. Okay, thank you, ha. Salamat. Ingat po. Salamat, sir. Salamat, ma'am. Salamat kayo. Victor Lorenzo, hepe ng NBI Cyber Crime Division. Mm-mm.